Hello everyone and welcome back po dito sa ating channel. So I hope na napanood niyo na po yung mga latest videos natin regarding sa mga math problems. So ang topic po natin for today is ratio and proportion. So hopefully makakatulong sa inyong pagre-review, especially those nagsi-self-review for the civil service exam. So siya nga pala, there is an incoming schedule for the civil service exam on August, and filing or registration will start on May until June. So sa mga magte-take ng CSE tomorrow, good luck and I hope na makapasa kayo, guys. So ratio and proportion. So normally, alam niyo na ang topic nito from your previous, because I think elementary grade 6 or something like that. Now I don't have any idea kung anong level tinuturo to, but this is very very familiar. So we have here a sample problem. So a typist can finish 4 pages in 6 minutes. How long will it take for him to finish 10 pages? So merong mga choices, so letter A, 20 minutes, letter B, 15, letter C, 10, letter D, 8. So in order to find out the correct answer, subukan po nating mag-solve. So a typist can finish 4 pages in 6 minutes. So ibig sabihin, 4 pages in 6 minutes. So gagawa tayo ng ratio. 4:6. 4:6. So take note, 4 ay para sa pages and 6 ay para sa minutes. So ibig sabihin, 4 na pahina yung kanyang natatype in 6 minutes. So the question is, how long will it take for him to finish 10 pages? So meron tayong ratio dahil given naman yung kaya niyang tapusin in 6 minutes. So 4:6 nga yung ratio. So ngayon, gagawin natin itong proportion. So what is proportion? Ito yung the two equal sets of, I mean a set of two equal ratios. So ibig sabihin, yung ratio sa kabila, it must be the same with the ratio doon sa kabilang side, dito sa right side. So huwag nating kalimutang, avoid na mabaliktad yung ratio dahil mali na kagad yun. So take note na yung 4 ay para sa pages. So how long will it take for him to finish 10 pages? So given yung 10 pages, I mean yung pages is given, no? So 10. So ngayon, susulat tayo dito ng 10 dahil yung 4 ay pages, tap. So dapat dito sa magsisimula din tayo dito sa pages. So 10 pages. Ngayon, yung tanong, ang hinahanap dito is how long. Ibig sabihin yung minutes. So gaano katagal niya kayang tapusin ang 10 pages. So dahil unknown at yun yung hinahanap natin, maglalagay tayo ng variable. So for example, x yung gamitin natin dahil unknown si minutes. So ngayon, paano mag-solve ng proportion? So simple lang, for sure mare-review talaga kayo dahil to solve a proportion, ganito lang siya. Multiply the extremes, yung 4 and x, and multiply the means. So, yung 6 at saka 10 ay means, or yung number na nasa loob. So, multiply lang po natin yan. So, ang magiging resulta is 4 times x is 4x. Equals 6 times 10 is 60. So, bakit ganyan? Bakit minomultiply lang natin ng ganyan?
So, originally po kasi yung ratio ay sinusulat na ratio is A. A po to, hindi yan 9. So, A over B. Yan yung original na ratio. Kapag sinasabi natin 4 over 6, ay 4 is to 6. Ibig sabihin po niyan, that is 4 divided by 6. Yan po yung tamang pagkakasulat ng ratio. So, dahil nga ganyan, so, equals, so, ibig sabihin, yung 10 is to x ay 10 over x. So, ngayon, paano ka mag-solve kapag ganito? Diba? Cross multiplication yung ginagamit. So, kapag nagko-cross multiplication tayo, ang result is the same. So, 4x and 10 times 6. So, ganyan po yung ratio. So, delete po natin yung ating, delete natin to. So, remember yung ratio is, sinusulat talaga siya as A over B, wherein yung B dapat hindi siya 0. So, back tayo dito sa ating sample. Ayaw mag-back ng aking apps. So, ngayon, yan. So, 4x equals 60. Dahil minumultiply natin yung extremes at yung means. So, ngayon, paano to isosolve? Simply divide 4 para ma-eliminate natin si 4 at si x na lang yung matitira. So, take note na si x, yun yung ating hinahanap. Yun yung how long will it take. So, palagi pong tandaan na kapag ano yung number na dinidivide mo sa left, dapat ganun din yung number na i-divide mo sa right. So, paano ba malalaman kung anong number yung dapat i-divide? So, mag-base tayo dito sa left side. Kailangan, yung goal dito is sa x na lang yung matira. So, para mangyari yun, mag-divide tayo ng 4. So, cancel na to dahil 4 divided by 4 is 1. So, yung natira is sa x na lang. So, no need na nating ilagay yung 1 dahil understood na po na kapag yung variable ay walang number, ibig sabihin meron yung 1 na katabi. So, no need nang isulat. So, x na lang yung natira. Tapos dito, 60 divided by 4 is how much? 15, right? So, yun na po yung sagot natin. Si x is equal to 15, which is nasa letter B ng ating choices. So, the correct answer for this problem is 15. So, I hope meron po kayong natutunan sa ating ratio and proportion and hopefully makatulong sa inyong pagre-review. So, good luck and thank you.